Yes, magandang afternoon po sa ating lahat, mga kabayan. Nandito tayo muli sa ating misyon. No, hindi tayo nagpapatinag sa sobrang init, mga kabayan. At lalong umiinit yung ating pagbuhos ng mga biyaya para sa mga kabayan natin na lubos ng ilangan. Kaya sa tanghaling ito, tara at samahan niyo po ako. Kaya at tayo nakasalamin, mga kababayan, kasi pag wala tayong salamin, halos nakapikit na tayo no, habang tayo ay naglalakad sa ilalim ng init. Kaya nagsanglas muna tayo. So ang puntahan natin ngayon, mga kababayan, isang senior na naman po, no? Base sa ating nag-refer ay mag-isa dito at yung mga anak ay nasa Maynila at binibigyan-bigyan na lang. Tao po! Hi Lula! Pabili po! Wala ng dinda! Wala. Ay, wala ng paninda! Naubos na po ang paninda! So ni Lula, wow! May asaging po kayo! So ito po yung bahay niya, Lula! Ito! Anong pangalan ni Lula? Emiteria Gonzales. Po? Emiteria Alvarez. Lula, Emiteria Gonzales. Ilang taon na po kayo? Anim. Ano? Ilang taon na po kayo? 81. 81 na po kayo? 81. Wow. Mag-isa lang po kayo dito, Lula? Nasaan po ang mga anak nyo? Nandun sa may anak na sila dun sa Manila. Nasa Manila lahat po ba? Ilan po ba ang anak ni Lula Miria? Ano mira siya mira? 9, 6. Parang nalilimutan ko. Nakalimutan nyo na po yung mga anak nyo? Anim. So, sa gabi, kayo na lang dito mag-isa? Oo. Ako lang. Hindi balit ang mga dito, mga kapatid ay Kaanak. Kaanak ang sila. So, ayan po si Lola Mitia. Mitia. Si Lola Bitring. Pag mga may edad talaga, no, ang hirap bigkasin ng mga pangalan nila, no. So dito si Lola Bitring, 81 years old siya, mag-isa dito sa bahay na ito. Ayan, tagpi-tagpi din. Kapatid ko 'yun. Wo, oh, ang dami yung ukay-ukay dito, Lola. Damit ko ta. Ang daming ukay-ukay, pwede mo bang mamili po diyan? Ay, gusto niyo. Kung gusto ko daw, mamili ako ng okay-okay. Siyempre, pag may edad na, siyempre, mahina na si Lola. Mahina. Paano na niya yan lilinisin? No? Kung ano lang yung makukuha niya, kung ano lang yung kaya niyang gawin dyan, maglinis sa bahay, yun lang yung gagawin niya. Siyempre, pag may edad na, mahiluhi na. Ano, Lola? O, kumusta naman ang buhay-buhay, Lola Bitring? Mahirap. O, bakit nasabi niyo pong mahirap? Walang kasama, saka ano... yung mga pamangkin ko dito lang. Opo. Siya kasama ko. O, paano yung pagkain nyo nga eh? Binibigyan ng mga pangamangkin ko. Ay, buti na lang kahit mag-isa po kayo sa buhay nyo dito. Alam ko. No, meron kayong mga kaanak na may mga puso din na nagbibigay po sa inyo. Ito lahat ito. Pamangkin ko sila. Yung mga pamangkin niya po dito. Kaya hindi nabibigay. Ako natatakot. Opo. So, importante doon na kahit pa paano, inaabutan kayo na hindi kayo magugutom. No, tama, Lola tama. Beatring, no? Diba? O, anong, ilang taon na kayo na byuda? Ay, matagal na, 68. 1968 pa po? Byuda na ako. Bata pa. Ngayon. Bata pa po pala kayo na byuda, Lola? Bakit ano pong kinamatay ng mister niyo po noon? Yung binuto ng ulo. Pinugutan ng ulo? Nagkasakit. Nagulat ako doon. Pinugutan ng ulo. Sinalvage. Tapos pinugutan ng ulo. Bakit napugutan ng ulo? Hindi may alam eh. Nag-araro. Pagkatapos, nagsakit. Hindi, parang sa probinsya po, parang nakita daw po sa pamahiin na walang ulo, kaya kala po nila pinutupin. Pero nung nakita nyo si Lolo, may ulo naman. Mayroon. Oh, sabi nyo kanina, pinugutan tapos meron palang ulo. Mayroon ng yung nagdaga sa may inalitsa ng ulo, sabi nga nun. Ah, kasi sabi ng mga kapanahonan noon, no, nasa bukid nag-araro, tapos sabi, siguro abolaryo yon na nagsabi na napugutan ng ulo. Pero nung nakita ni Lola, nandoon naman yung ulo, siguro binalik lang din, no, pinugutan, tapos binalik, tinahi, ganon. Okay, Lola, mayroon kayong maisain dyan, nananghalian na po ba kayo?
tapos na. Ah, anong inulam po na, anong inulam niyo po? Bangus, bangus. Wow, ang sarap naman. Ano, taksi, prito? Prito. Sigang? Prito ta. Yung hinahain ng mga pamangkin ko. Pamangkin ko ito. Nandito kami. Ulyani na si Lola. 81. So medyo ulyani na si Lola, no? Kaya minsan ganun siya. Kapatid ko yun. Minsan naman pag kumain, nasasabihin dito kumain. Ulyani na siya. Ano to, Lola? Bakit may bato dito? Ito ay ang hilod nyo? Hindi. Inapakan ko dito. Umahangin. At lumalakap. Ah, baka naman kayo madaganan dyan. Akala ko pang hilod nyo yan. May ulam. Lalagyan ko kasi yung mga pusa. Opo. Kinukuha ka nun. Tingnan yung bahay ko, tingnan yung. Tingnan yung. Opo. Mahirap pa talaga. Okay lang po, mahirap, Lola, no? Magdasalan ng walang sakit. At bless pa rin po kayo kasi mababait yung mga kaanak nyo dito at mabibigay sa inyo ng pagkain. Ayan. Pamangkin ko dito. Opo, yung mga pamangkin. Anak ng kuya ko. Opo. Wala sila. Kaya mag-isa ako kasi tama ko ng ganyan, parang ano na, ayaw kong may kasama ta, nung mga bata, makulit sila, ayaw. Sabi ni Lula, siguro niyayaya ng mga pamangkin. Kasi ganito usually yung sinasagot ng mga matatanda. Kahit sabihin mo yung mga anak nila gusto silang kupkupin, gustong kunin, ayaw talaga nila kasi number one, ayaw ng maingay. Pag may mga apo, siyempre hindi maiwasan. Yung mga bata, makukulit talaga, mag-iingay talaga, maglalaro talaga yan. Eh siyempre yung mga itong edad, ayaw nang maingay. Kaya mas gusto nila manatili sila dito sa sarili nilang bahay para anytime, wala silang pakisamahan, anytime pwede silang matulog dyan, no, humilata. Kayo yung gusto nyo, yun yung ibig sabihin ni Lola. Ano, Lola, no? Oo, tama yun. Hanggat kaya niyang kumilos dito sa bahay, pwede dito muna siya. Pero pag hindi na talaga niya kaya, eh, walang talaga magagawa. Kukupin na siya. Ay, hindi po, hahaba po ang buhay niyo, no? Eh, hihiga na ako. Po? Bungo, hindi nyo kaya, hihiga na ako. Kaya nyo pa po yan. Magpalakas po kayo. Total, meron namang nakaalalay ng mga kaanak nyo po dito. Okay, Mako, anong daladala ni Jacoy? Paninda ni Lola. Paninda ni Lula para magkalaman ang... Nakakaman-ama ako. Thank you. Walang ano man po, Lola. So, ayan, assorted groceries na ni Lula. Beatrice. Gusto ka, pangalan pala to ng Lula ko, si Lula Beatrice. At isang sakong bigas. Ay, salamat. Thank you, Lord. Ano bang paboritong ulam ni Lula? Kumisan. Ayaw kong karnita. High blood. Isda. Gusto niya pa. Oh. Bumili ka ng malaking isda kasi laki niyan, oh. Malaki-laki. Malaki-laki. Oh, ayan po, ha? Salamat. Thank you. Salamat. Ayan. Oh, mensahe niyo po sa biyayang natanggap niyo po ngayong tanghali. Lanti, salamat naman niyo ba? At katanggapan ng pagkain ko. Opo. Dahil na sa mga taong ano, buhay lang ano, nakakalimutan pa ang anak. Okay lang po, Lola. Kahit hindi namin ay hindi kayo nakapagsalita, no, pero dama namin ang pasasalamat niyo, ha? Basta sa amin, sana Lord, hindi kayo magkasakit, hahaba pa ang buhay at huwag yung sabihin na mamamatay na kayo. Ayaw ko ng mahabang buhay. Oh, bakit? Ako gustong gusto ko. Gusto ko nga marating yung 81 years old. Mahirap yun. Ako nalansang ko kung minsan. Agi. Wala akong gamot. Sabi ng pamangkin niyo, sana abutin ka na 100,000 kasi para mayroong makuhang 100,000. Ganyan ang pinasabi. Ayaw ko na sabihin ko. Mahirap ko. Opo. Diyos ko, yung mga matatanda, no, na inabot ng kay haba-haba ng buhay, pinagkalooban ng Diyos. Ayaw na nila, gusto na nilang mamahinga. Tayo naman na medyo maiksi pa yung buhay natin, gusto natin hahaba yung buhay natin. No? Okay, siyempre, magpapasalamat tayo sa ating mga sponsors. From Daly City, California. Couples from Iceland. Ma'am Rexit Cortis, Hardaliza, Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California. Maraming salamat po. Muli sa inyong ginito ang puso, naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Sa araw-araw, naway ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan. Sa araw-araw, naway ibigyan pa tayo ng
mahabang buhay tulad ni Lula para marami pa tayong masagip yung mga kababayan na lubos ang ilangan. Mahirap mahabang buhay. Ako mahirap talaga mahabang buhay. Mahirap. Hindi na. O sige, hanggang 109 na lang. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pag-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Lula. Oh, huwag na kayo malungkot ha. Oh, basta aabot kayo ng 100 years. Salamat. Baka hindi ko naabot yun. Ito na po kami, Lula, ha? Sige, ano. Opo. Thank you. Salamat din po. Okay, dito na kami. Salamat po. Salamat.